May lineup ka na ba kung sino ang iboboto mo ngayong darating na eleksyon? Huwag magpaloko. Alamin natin ang plataporma ng mga kandidato. Sa darating na ikasyam ng Mayo ay magaganap ang 2019 elections. Nag-umpisa ng mga panya ang karamihan sa mga kandidato, ngunit ang tanong, kilala niyo na ba ang mga iboboto niyo? Ngayong papalapit ng eleksyon ay mas lalong umiinit ang tensyon sa politika at mas lalong lumalawak ang nalalaman ng mga taong bayan sa bawat kandidato. Sa palagay nyo, kilala nyo na ba ang mga kandidato para sa 2019 elections? Naglabas na ang COMELEC ng listahan ng mga tatakbo upang maging senador ng bansa at mayroon pang napapabalitang 13 o 14 na kandidato na pending sa finality dahil sa kanilang mga pending cases. Itong listahan ng mga senatorial candidates sa darating na 2019 election. Kilalanin natin mabuti at alamin ang layunin ng bawat isa para sa ikabubuti ng bansa. Ito ang mga do's and don'ts sa darating na eleksyon upang hindi na magkaroon ng aberya sa pagboto. Number 1, huwag kalimutan ang voter's ID. Number 2, alamin ang number ng cluster at magtungo doon. Number 3, huwag pumayag na bilhin ang boto nyo. Iboto ang mga kandidatong karapat-dapat na maglingkod sa bayan. At number 4, pagkatapos mong bumoto ay huwag kalimutang magpalagay ng indelible ink upang patunay na kabilang sa balota ang boto mo. Sa darating na eleksyon, huwag nating sayangin ang ating mga boto. Huwag kayong bumasa sa ganda o garbo ng pangampanya. Pumili kayo ng kandidatong makakatulong sa pagpapaganda ng Pilipinas. We ask so you may know. We feature so you may appreciate. We inform so you may decide. We balance so you may judge. I'm Joy Zeranara and this is CBRC News Live Current Events. Good evening.